RJ Moto RJ Moto TV. So ayun, ang daming nag-yes. Gusto nila. Mga kalingap, andito ulit ang inyong kuya, RJ Moto. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa mga sinabi ni Kuya Val sa kanyang video na hindi pa daw kailangan ng ating prinsesa sa ngayon ang isang albularyo dahil walang senyales na si Reyna ay sinasaniban ng mga iba-ibang elemento. Sa kanyang pananaw ay mas kailangan ni Reyna ngayon ang isang ina na magpaparamdam ng tunay na pagkalinga kasabay na rin ang patuloy na pag-inom ng gamot. At sa aking sariling pananaw at obserbasyon ay tama naman si Kuya Val dahil umpisa nung kinuha nila si Reyna at inalagaan nga ni Mama Roda, ang laki na po ng naging improvement ng prinsesa, nakakagulat at ito ay matatas ng magsalita at very active kung gumalaw na hindi natin yun nakikita nung andun siya sa lolo niya. At gaya ng sabi ni Kuya Val ay maraming kailangang alamin kung bakit nagkaganon si Reyna, halos ayaw din magsalita pagkasama ang lolo niya. Ano kayang misteryo ang maaring matuklasan sa nakaraan ni Reyna? Ayun lang po, mayroon talagang babae po na tumingin at makasama niya itong batang ito. Para siya po ay tuluyan ng gumaling sa kanyang karamdaman. Emotionally po, kaibigan, yun lang ating kumprontahin yung emotional problem niya. Kasi may malalim siyang pinagdaanan. Mga kalinga, baka po niniwala po na meron siyang malalim na pinagdaanan. Ano po itong batang ito? At yun po ang ating pong halungkatin. Itong malalim niyang pinagdaanan emotionally. Ba't ganun po ang kanyang reaksyon sa bawat bagay ng buhay niya? Ano lang po, steps by step, mga kaibigan. Huwag natin biglain ang mga bagay na ito. Alam ko po, gagaling din po si Reyna at babalik sa normal yung kanyang dati. Paano siya noon? Pabalik din yun sa kanya. Ano po? Ito'y tulong natin sa batang ito, mga kalinga. Actually po, gusto din naman ni Tatay Nestor na gumaling yung anak niya, yung kanyang apo. Diba? Ngayon, pinungunahan natin na tayo, sige pa tayo, makapwede po 3 months, alagaan po natin. Alagaan po ng Team Kalinga, under ni Rona Office. Roda official, okay naman sa kanya eh. Diba? Kasi nga, ang hanga din po niya ay lubusang gumaling yung kanyang apo. Pag gumaling nga, balik na doon. O, balik ka na doon sa iyong lulo. Lulo ni Storm mo. At magaling na kayo. Ganyan lang po tayo. Ano po? Wala naman kaming inaagaw na karapatan. Wala naman. Ang gusto namin po, hindi masayang aming paghihirap. Yung paghihirap ni Kalinga Prab, yung gastos, lahat, punta po ng naga, pabalik-balik, huwag masayang. Dapat po mga Kalinga P, mayroong patutunguhan gumaling yung batang ito. So, in terms of na may sani, may sapi, na demonyo, wala na tayo doon. Wala pag-uusapan ng mga kaibigan. Ano yung albularyo, dapat yung albularyo, wala na yun, mga kaibigan. Doktor na po ang dapat tumingin dyan. Walang sanib, walang espiritu, walang gumugulong espiritu, anumang diwindi, engkanto, tikbalang, aswang, kay Reyna. Wala po yun, mga kalinga. Ang kailangan niya po ay emotional healing. Ma-heal yung kanyang emotion. May something po na malalim na problema sa batang ito. Una-una po, sa kanyang mga magulang. Hindi lumaki si Reyna sa kanyang magulang, di ba? Sa kanyang ina. Oh, ang nagpalaki yung lulo. Doon pa lang po, masakit na yun sa kanyang kalooban. Tapos naipon ang naipon ang naipon ang naipon. Doon na yun. Yun ang simula. Yun ang ating pong tingnan kung anong bagay po ang ating pwedeng gawin sa kanya. Emotionally po, malalim yung ugat, yung sugat ng batang ito. Kaya, pati yung isip niya, apektado po. Di ba, may kasabihin tayo? Action speak louder than words. O sa action ni Reyna, mga kaibigan, talagang, bawat galaw niya po, mayroong pangungusap sa atin eh. Hindi niya ma-express lahat. E ilang taos ang inalagaan ni lolo niya, ni Store, mula pagkasanggol, mula pagkabata.
Kaya ngayon po isabik siya sa isang yakap ng isang babae, ng isang ina. Andiyan si Ruda po, mga kalinga, pangsamantala po, yun muna po nag-alaga sa kanya. E salamat naman po sa tulad ni Ruda Official na tumulong. E sino po rin tumulong sa kanya, mga kaibigan? Diba ang Team Kalinga lang naman eh? Kung nagustuhan ninyo ang video na ito ay pakibigyan naman ako ng isang like at kung hindi pa nakasubscribe ay pakipindot na rin po ang subscribe button. Maraming salamat at abangan ang aking next upload. God bless po sa lahat.